Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. For 2021, dahil napakarami ng mga vaccines are starting to come out in the market. As you mentioned, there's the Russian vaccines, the Chinese vaccines. There's also the one in England, itong AstraZeneca and Pfizer. So we're looking during the per months, itong starting September, October, November, marami na po mga vaccines that will be able to go out on the market. Ang ayaw lang natin mangyari, Paolo, mahuli tayo sa pagbili ng vaccines dahil sa dami po, buong mundo ang mamimili nito, baka mahuli tayo. Ang akin lang dyan, Paolo, no, we have to make sure that the Food and Drug Administration, our Food and Drug, our FDA officials, will make certain that the vaccines na bibilin po natin at ipamimigay natin sa ating mga kababayan ay mga matitinong bakuna. Hindi po nangyari katulad na nangyari po sa Dengvaxia. We don't want to have another Dengvaxia scandal on our hands. We want to make sure that the vaccines that we get are in terms of efficacy, are very good. Yung talagang high level of antibodies and resistance ang naibibigay niya. Kasi may mga lumalabas na may Chinese vaccines na 50% lang ang nabibigyan ng antibodies. Yung 50% natatamaan pa rin. The efficacy rate is very low. That's what they say mean about efficacy. Dapat din ay 80 to 90%. If we can get a vaccine that has 80 to 90% efficacy, meaning 80% given the vaccine would be immune to the a better vaccine to use. So, kaya kailangan mag-ingat pa tayo, mag-ingat muna tayo at let's continue with the testing, let's follow science, let's follow the reports given to us by the WHO. Pagka hindi po ginamit ang Fabunan Antiviral Injection, eh lalo pa pong dadami ang kaso at lalo pang dadami. At yan nga po nangyayari sa atin ngayon, ano? Nagkatotoo na, ano? Matagal ko nang sinasabi ito as early as January, nang i-announce ng China na meron silang natuklasan. At mga January na natin nabalik Pilipinas, eh. As early as January, sinabi ko na pagka hindi ginamit ang Fabunan Antiviral Injection, eh maraming ay at sabi ko pa nga, malamang dadayain na lang yung statistics, eh, kung hindi ipapagamit yung Fabunan Antiviral Injection. Nagkatotoo. Ayan na, dinadayaan na yung statistics. Ang gobyerno natin mahilig sa imported, lalo na pagka mahal ang presyo, no? Pero actually ginawang guinea pigs ang mga Pilipino dito sa remdesivir na ito. No, ginawang guinea pigs ang mga Pilipino. Samantalang itong Fabunan Antiviral Injection na merong clinical trial ng University of North Carolina in Greensboro, the drug research and development capital of the world, eh hindi pinagamit. Eh ang Fabunan Antiviral Injection po, within 3 days, in fact within 3 hours, tanggal na yung symptoms mo, and within 3 days, fully eradicated na katawan mo. Ngayon, nagkaroon ng remarkable decline in the number of deaths dito sa Britain. Alam po ninyo kung anong ginagamit na gamot. Hindi po remdesivir, dexamethasone, which is one of the components of the Fabunan Antiviral Injection. Eh, di lalo na kung hindi lang dexamethasone ang ginagamit ng Britain. Kung kinukombine niya ang dexamethasone sa procaine as Fabunan Antiviral Injection, eh di sana. Pero makikita ninyo kung gano'ng ka-epektibo ang Fabunan Antiviral Injection. Isang component pa lang yung ginagamit sa Britain, dexamethasone. Nagkaroon po ng significant and remarkable reduction sa Britain. That is why Britain has now removed all lockdown or circuit breaker policies. Wala na yung mga bawal-bawal. So, pag pumunta ka sa Britain ngayon, bukas na yung mga beer house, yung mga pubs,
mga restaurants, movies, lahat, balik na sila sa normal. Kasi hindi na sila natatakot, meron na silang dexamethasone. Ganun lang po talaga yan, ano? Sa umpisa, yung sakit, nakakatakot. Pero pag nandyan na yung gamot, wala na, hindi na nakakatakot. Kaya ang solusyon po dito, hindi po bakuna, ano? Paulit-ulit nating sinasabi dito, hindi bakuna ang solusyon, yung epektibong gamot. Yung epektibong gamot, para wala nang symptom yung tao at hindi na siya nakakahawa. Yun po ang kailangan natin. Pero ang inaasahan kasi panay-kickback eh. Kickback sa remdesivir, kickback sa vaccine. Yun ang nasa utak parati, hindi yung masolve yung problema eh. Kasi kung talagang gustong masolve ang problema, eh dapat Fabunan antiviral injection ang solusyon. Lahat ng Pilipino, injectionan. Hindi pwedeng some, dapat all. Malungkot lang nga dito sa Indonesia, ayaw pa rin ipa-injection itong Fabunan antiviral injection sa lahat ng Indonesians. Iilan pa lang, no? Nasa hundreds pa lang, wala pa sa 1,000 yung nai-injection na ng Fabunan antiviral injection sa Indonesia. Pero awa ng Diyos, lahat itong mga na-injection na ng Fabunan antiviral injection sa Indonesia gumaling within 3 hours, no? Kaya hindi po bola-bola ang sinasabi natin dito. Hindi katulad ng mga nasa gobyerno, panay bola-bola, no? Ito po, wala pong pambobola ito, no? Lahat po ng na-injection na ng Fabunan antiviral injection sa Indonesia gumaling po within 3 hours na wala yung mga symptoms. And within 3 days ay nagkaroon ng total eradication of the virus. Negative na sila sa test. So, epektibo po talaga ang Fabunan antiviral injection. Ang problema nga lang, wala pang go signal sa Indonesian government para injection ng lahat ng mga Indonesians to totally eradicate. So, wala pa sa 1,000 yung na-injection ng Fabunan antiviral injection sa Indonesia. Pero lahat po yan gumaling. 100% cure rate within just 3 hours and 100% eradication rate within just 3 days. Ganyan po kabisa ang Fabunan antiviral injection. Kaya hanggat hindi ina-injectionan ng Fabunan antiviral injection ang lahat ng mga Pilipino, ay mananatili po ang problema sa Pilipinas. Mga kababayan, bakit ko sinasabi na manguna ang FAI? Mas maraming nangangailangan ng gamot. Kailangan ng gamot. FAI will never lie. And of course, according to the doctors, for them, this is the safest. If they will ask to choose, if they will be asked to choose which is best and better, they would rather choose the cure than any vaccine. Yun, according to the doctors. Ang galing ano? Because they believe that FAI is the safest right now because safety-wise, it has been used for more than 35 years. At magmula nung inumpisan yan, may mga clinical records sila Dr. Fabunan. Ito ay hindi gawa-gawang sulat-sulat lamang. Mga records ng mga pasyente na mga ginamot nila, ang dami. Ang daming cases, ano? So this justified our claims, no? So we focus on our antiviral claims and the immune booster. Doon lang kami naka-focus ngayon. So ano pang sabihin, no? Naka-focus kami sa antiviral in general ang FAI. So bago natin na talakayin yan, batiin muna natin ang ating nag-isang doktor na talagang may puso at sumusuporta sa atin. Doc Richard Mata, mabuhay ka.
Dexamethasone. Alam mo, alam nyo, kanina, sabi nila, safety-wise, yung pharmacist, dexamethasone and procaine is an old, long-time drugs na ginagamit ng mga doctors at very common drug ito. So, walang masama dahil pre-prescribe ito ng talagang professional doctors. So, it's very safe. Ha? So, dun, nakakatuwa. Bakit? Walang masama sa gamot natin. At ang advantage natin dito, bakit sinasabi kong manguna pa rin ang FEI? Dahil naggamit na ng more than 35 years. Okay? At wala kayong kaalam-alam. Ha? Mayroon ng bumalik na dito yung tao. Ha? Nag-validate sa Pilipinas. Ha? Nag-validate sa Pilipinas. Binalidate ang FEI. Wala tayong kaalam-alam. Ganun sila kabilis. Umaksyon. So, ano ang kinakatakot natin? Itong gamot natin, pag lumabas ito, garantisado, ligtas ka, epektibo, at buhay ka. Yon ang importante. Anong sabi ng mga doktor dito kanina? I rather choose medicine. I rather choose cure than vaccine. Oh, hindi galing sa akin yun, ha? Galing sa kanila. Oh, why? Because we don't know. After 3 months? After 6 months? After 1 year, nagkuripaspas ka. Ang tanong nyo, kailan lalabas ang FEI? Maghintay lang po tayo. Okay? Lalabas at lalabas yan. Dahil ang gamot natin ay matagal na nag-e-exist. Paano hindi lalabas yan? Yan tanong na yan ay napakasimpleng sagutin. Matagal nang nag-e-exist. 2020 lang sinara. Oh. Okay? O ngayon, nabasa ko maraming mga offer na mga vaccine dyan. O mga gamot-gamot dyan. Ibig sabihin, noon tayo nakipag-coordinate sa kanila. Nakipag-coordinate sa DOST. Sasabihin nila, hindi pwedeng gamitin yan. Dahil yan ay hindi pa approved. Pero yung dalawang drugs na ginagamit natin ay dalawang approved drugs at may FDA yan. Ang dexamethasone at ang procaine. Pero nabasa ko lately na pag may dadalhin na kagaya ng Avigan, ipapasok ka agad sa clinical trial, in-approve ka agad ng FDA, at may papasok na naman na iba, isasabak ulit sa clinical trial, approban ulit, bakit tayo noon, lumapit tayo, ang dami nating linapitan, bakit sabi nila na hindi approve yan, yung drugs na yan, pero may FDA yan, sa manufacturing country gaya ng Germany. At yung dexamethasone na nabibili dyan sa Pilipinas, FDA approved yan. So ano yung kwandon? Ano yung naging pagkakaiba nun? Yun ang mga tanong dyan noong mga panahon na yan, nandyan ako. Pero anyway, hindi bale, ayos na ako dito. Kontento na ako dito. At
diniscuss na namin kanina yung GMP, GMPC na tinatawag. So, maraming pinag-usapan about the GMPC. Kailangan kasi yon sa manufacturing. So, alam nyo na, pag nasa GMPC na kami, ibig sabihin yun, ibang usapan na yun. Ready for manufacturing na yun. Ha? Kasi rini-required na ang GMPC sa amin. So, alam nyo na yun. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan na yung topic namin kanina, it's all about the facilities and everything in the manufacturing company. Ibig sabihin nun, malapit na kami. So, napakalaking bagay po ito. At ito ay kailangan na nakatutok na kami ngayon ang sinabi ng doktor kanina. If I will be asked kung vaccine o gamot, pipiliin namin ang gamot. Bakit? Gamot yan eh. Cure yan eh. Pinali siya mismo nagpaliwanag. Paano mo sasabihin, Mr. Marcos, na pipiliin ko ang vaccine? Eh alam natin ang virus nag-mutate. At yung virus, iba-iba yan. Ibang bansa, nag-mutate yan. Iba-ibang strains yan. Ipaglinagyan ka ng vaccine, tinamaan ka ngayon ng virus na mataas na yung strain, eh kuripaspas ka ko na. Oh. Isamantalang yung gamot, sabi niya, naintindihan niya yung envelope virus. Naintindihan nila yung envelope virus. Anong sabi nila? Kahit mag-mutate pa yan ng ilang beses, this is the easiest way to inactivate itong FAI. Dahil nabasa niya yung mechanism of action. Anong sabi niya? The easiest way to inactivate the envelope virus. Ala, pumunta kami sa validation. Yung validation sa US, ginawa ng isang US doctors na nag-research, nasa link yun. Nabasa ko ngayon. What is the advantage of FAI, doctor? Read this. Ano yung nakita niya doon? FAI is the best combination out of 200,000 combination drugs in the world. This is the best, and the very unique is it has its selective toxicity. Ano yung selective toxicity na nakita nila sa validation? It will only strike the infected cells and the virus, and it don't affect or it won't hurt the good cells. Yun ang nakita nilang kakaiba dito sa FAI. Maraming gamot, kahit yung mga cancer at HIV na gamot, pero naapektuhan ang good cells. Ano yung nakita nila dito? Hindi naapektuhan ang good cells. Kaya na-claim natin na ito ay maging immune booster. Because, ano yun? Hindi nadadamay ang good cells. At pag ito ginamit mo, protektado ka sa invaders. Mga invaders ng mga viruses, mga bacterial na yan. Anong nakita nila sa brocane na hinimay namin, na pinaliwanag ko, at alam ko, matalino sila. Alam ko, alam nila yan at magaling sila. Ano yung nakita nila na nasa procaine? Antibacterial at saka antiviral. Because yung procaine may natural content na alcohol.
Doon pa lang napakaliwanag na, intindido na kaagad. Anong sabi niya doon? Totoo. Diethyl amino ethanol. Yun ang nakita nila. Bakit sabi ko, bakit tayo gumagamit ng alcohol? Ha? Demo pa nga ako, natawa nga siya. Alam ko, Mr. Marcos. Nag-spray ako. Oh. Alcohol. To kill the virus. Pero, hindi mo pwedeng inject itong external alcohol for external use only. Ha? Hindi mo pwedeng inject yan. Di matigok ka. Oh. Ngayon, pag pumasok yung combination ng FAI sa bloodstream natin, nagkakaroon ng hydrolysis, nagkakaroon ng transformation, yung natural content ng procaine na alcohol, yun na yun, directly strike the envelope virus and the infected cells, but it will never affect the good cells. O yun, napakaliwanag. Hindi ba sila natuwa niyan? Ayun ang napakaganda. So bakit wala silang dahilan para i-turn down ang antiviral natin? Wala silang dahilan na nakikita para sabihin na hindi antiviral yan. At isang abogado na nakiusap kagabi, nanginginig ang taas ng lagnat. Sabi ko kay Doktor, kawawa naman itong lawyer natin. Bakit hindi natin sampulan ngayon? Sabi ng doktor, sige, sampulan natin. Binanatan 1.3. Ha? Isang tusok. Umupo. Ito, hindi ito kabulastugan. Ha? Bukas, magsasalita yun. Hindi ito kabulastugan. Feeling niya may siya. Eh, natuwa ako de, abogado eh. Pwede bang magsinungaling tayo dito? Alam mo, kaya sinasabi kong wonder touch of FAI. 20 minutes lang. Sabi niya, I want water. Sabi niya sa asawa niya, kasama niyong asawa niya eh. Binigyan siya ng tubig. Alam mo, sabi niya, my fever was gone. And I feel better now, Mr. Marcos. Wow, thank you very much for your FAI. Amen. Talaga naman. Kaya, paanong hindi makumbinsi eh? sa dami ng nagpaturok dito. Eh, wala ni isa nag-complain. Lahat gumaling. Eh, ano pang gagawin natin? Ha? I don't care kung anong vaccine, kung anong gamot ang lumabas dyan. Eh kami, mag-manufacture kami nung gamot namin. Dahil gamot namin to, ba't kami makikialam sa iba? Focus lang kami sa produkto namin. Produkto namin to eh. Ha? Produkto namin to. Gawang Pinoy to. Be proud of it. Doon na kami nakapokus. So, wala na kaming sasayangin na panahon. Bakbakan na to. Approve na approve ang GMP namin. May certificate ang GMP namin. The best. Hayan na. Abangan ninyo. Puputok at puputok na ang hindi natin maasawan. Parang bulkan na nahimik. Anong nakita ng tao? Yung FAI ganito yan eh. Punto na pumutok. Boom! Ayan. Magugulintang ang lahat. Yan ang ating pakaabangan. Kaya, hindi ko talaga makakalimutan ang FDA Region 3 na yan. Ang nag-issue ng cease and desist order na yan. Na for compliance lang yan. Yung sinasabi nila yung LTO na yan. Pag lumabas yan, ililift na ang cease and desist order. Pero anong nangyari nung lumabas ang LTO natin? Tinuloyan na tayo.
kung ano-ano ng mga violations at dumating na ang summons. Hindi kita makakalimutan. Director ng Region 3 FDA, God bless you. Maraming pong salamat sa inyong lahat.